Noong dekada 70, isang barkong may lulang mahigit 1,000 armas para sana sa bagong tatag na New People's Army ang naharang ng militar. Ito ang MV Karagatan na mahigit 3 dekada ng nakalubog sa hilagang Silangang Pasipiko. Ang buong kwento sa likod ng barkong isa raw sa dahilan ng deklarasyon ng martial law, tinuklas namin sa Eyewitness. Sikreto dapat ang pagdating ng MV Karagatan noong July 1972. Karga ang mahigit 1,000 baril para sa New People's Army. Nagkataong naispata ng barko ng isang eroplano ng logging company. Sa mahigit 1,000 baril na karga ng MV Karagatan, mga 200 lang daw ang nadala ng mga gerilya sa mga kampo ng NPA. Dahil dumagsana ang mga sundalo, ang karamihan ng baril ay iniwan na nila Victor Corpus at nakumpiska ng militar. Kaya maaring sabihing isa ito sa kauna-unahang tagumpay ng militar laban sa NPA. Kung hindi nasugpo yun, siguro mas marami tayong problema ngayon sa insurgency, or kung nagtagumpay sila ay iba ng klaseng gobyerno tayo, di ba? Palagay ko na bago ang kasaysayan ng Pilipinas. Proclaimed martial law. Kaya noong September 1972, isa ito sa ginamit na dahilan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos para ideklara ang martial law. Nasa martial law proclamation pa nga ang tungkol sa MV Karagatan. Sabi ng ibang mga residente roon, wala na raw ang barko, binakal na ang lahat. Binakal na. Binakal na yon? Oo. Wala lang natira. Ewan ko po kung may natira pa. Apat na pong taon na nakaraan, hahanapin namin ang barko, ang MV Karagatan.